Thank you and welcome kapatid to the 200th episode for Lex in Motion. What a journey it has been and we are excited for what's next. Allow me and the rest of the team to show you our thanks and our appreciation. Tulad ng aking nabanggit, we are giving away over 25,000 pesos worth of prizes. So stay tuned until the very end of this episode. Huwag na nating patagalin pa. Roll the intro! This episode is brought to you by Dekada, 10 life lessons from 10 years in law school. Sa akdang ito, ako na ang nagkamali, nadapa, lumuha at nasaktan para ikaw kapatid ay makatapos sa loob ng 4 o 6 na taon. Think of it as a game guide, a cheat sheet that you can use throughout your law school journey. By purchasing this ebook, you are sowing the seeds of free legal aid for those who fall within the gaps of the law. With your help, we can bring the law to the people and more people to the law. Grab your copy through the link in the description down below. Hi, my name is Lex and welcome to Lex in Motion. In this channel, I'll be helping you build your competence, confidence, and capability in law school. Start today by hitting the subscribe button below. New episodes are posted every Friday. Tonight's episode is for those who are new to the Lex in Motion community. If this is your first time here, I want to personally welcome you kapatid. Dito at dito mo mahanap ang mga tulad mong alanganing sumugal para sa pangarap. Mga taong baon sa utang alang-alang sa kanilang mga pangarap. At mga taong lumalaban pa rin sa gitna ng pagod, puyat, gutom at sama ng loob. Narito ka ngayon dahil gusto mong malaman kung pupwede ka sa law school. Gaano ba katagal ang aral sa law school? Ilang taon po ang kailangan ko para makapagtapos ng abogasya? The Supreme Court requires that you finish your secondary education. Ibig sabihin kapatid, kailangan ikaw ay nakapagtapos ng high school o senior high school. Kahit anong strandang yung kukunin ay hindi naman yan mahalaga. Hindi na iyan titignan. Kung ikaw ay nagtapos ng high school sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS, kapatid, ay pasok ka pa rin sa requirements na ito. Mula sa high school kapatid ay kailangan mo ring makapagtapos ng isang college degree. Kahit na anong 4-year course kapatid ay makakapasok ka sa law school, sa panahon natin ngayon ay hindi na rin mahalaga kung ano ang iyong natapos. All that the Supreme Court requires is that you complete 18 units of English, 18 units of social sciences and Filipino, 6 units of mathematics at syempre ang 3 units ng Rizal course. Kung ikaw ay nakapagtapos naman sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETEEAP ay pwedeng-pwede ka pa rin makapasok sa law school. Meron nang naging mga abogado sa ilalim ng ETEEAP kapatid. Paano naman po ang aming gagawin kung sakaling kulang ang aming mga units? Dapat po bang bumalik muna kami sa college at kunin ang mga ito? My recommendation kapatid is huwag. Pumasok ka muna sa law school kapatid dahil sa enrollment mo palang malalaman kung ano-ano ang yung mga magiging mga kulang na subjects o deficiency units na kung tawagin. Upon your admission in law school, your registrar will evaluate your transcript of records to determine the units that you need to take. Malay mo kapatid, yung mga humanities o art appreciation subjects na kinuha mo nung nasa college ka ay maaari palang mapabilang sa mga units mo sa English. Kung sakali kapatid na ikaw ay may deficiency units, ikaw ay mabibigyan naman ng pagkakataon na ito ay iyong makompleto. The period of completion is usually 1 year or until the duration of your stay in the College of Law. Lahat yan depende sa policy ng iyong school. Kadalasan kapatid ay required mong i-enroll ang mga deficiency units mo sa college level ng iyong law school. Minsan naman ay maluwag sila at pwede mong kunin ang mga units mo sa ibang school. I have an old episode on how to complete deficiency units and I will be leaving a link to that in the description down below. Magkano naman po ang aking gagastusin sa law school? Ang isang typical na semester kapatid ay naglalaro sa 30,000 to 80,000 pesos kada isang semester. Again, depende yan sa iyong law school na papasukan. Mas mura syempre kung ikaw ay nasa state university. If you are a current law student, please help us help others. Please
pause this video and comment your school and the cost of each unit. Malaking tulong ito para makapag-estimate tayo kung magkakano ang gastos sa law school. Mula sa iyong estimate, kapatid, ay magdadagdag ka ng 15 to 20% ng iyong matrikula bilang miscellaneous fees. Kailangan ito kada semester kahit na 6 units lang ang kukunin mo o kahit mag-full load ka pa. Ang full load naman ay naglalaro sa 18 to 22 units sa bawat semester. Again, depende sa iyong school. Isa pang dapat mong bayaran sa law school, kapatid, ay iyong mga libro. You will need to allocate 8,000 pesos or up to 15,000 pesos per semester for your books. Karamihan ng mga scholarship sa law school ay nagbibigay ng 10,000 to 12,000 pesos na book allowance. Mahalang libro sa law school at ito ay magiging mga puhunan mo na rin hanggang ikaw ay maging abogado. Huwag kang mag-download ng mga PDF, kapatid, dahil ito ay labag sa ating batas. Paano mo naman kasi ipaglalaban ng mga naaapi kung ikaw din mismo ngayon pa lang ay lumalabag na sa batas. Huwag ka ring magmadaling bumili ng libro, kapatid, dahil maaaring iba o luma na ang iyong mabibiling libro sa iyong pagpasok sa law school. Maaaring bumili ka ng ganitong libro pero galit pala ang magiging professor mo sa author na ito o meron din siyang sariling libro. Kung gusto mong matuto, halika at tayo ay matuto ng libre. We have an ongoing series on persons and family relations. Maraming law student na ang naisalba ng series na ito pagdating sa kanilang midterms. Kaya halika, kapatid, libre dito ang matuto. Meron ding quiz dito para masusukat natin kung may dumadagdag nga sa iyong talino. I will be leaving a link to this playlist in the description box below. Ang direksyon ng lahat ng law school sa susunod na school year ay ang pagbabalik ng face-to-face classes. May ibang law school naman ang magbubukas ng purong sections na online lang ang klase. Kaya kung ikaw ay OFW, kapatid, at pasok naman ang schedule ng classes sa iyong time zone, ay pwedeng-pwede ka pa rin pumasok sa law school. Isa pang magiging puhunan mo sa law school, kapatid, ay isang decenting laptop o desktop. Magagamit mo ito sa iyong pagbabasa ng mga kaso, sa pagsusulat ng iyong mga notes, online classes if applicable, at maaaring ipagamit din sa inyo sa tuwing may exam, on-site man yan o online, dahil winawakasan na ng Supreme Court ang handwritten exams. This should add about 25,000 to 65,000 pesos to your law school expenses. Shout out syempre sa iyo, kapatid, kung miserable ang iyong handwriting at mukha itong kalkal chicken. Kaway-kaway syempre kung ang sulat mo ay sulat doktor. Hindi mga pharmacists ang magiging mga professor mo, kapatid. Hindi rin pwedeng ikaw at ikaw lang ang makakabasa ng iyong sulat. Bawal din ang sobrang liit na kahit ang langgam ay hindi rin mababasa ang iyong sulat. I have published several episodes on how to improve your handwriting and I will be leaving links to these in the description box below. Sa iyong pagpasok sa law school, kapatid, ay huwag kang magpapabudol sa mga paid subscriptions ng mga kaso na iyong dapat basahin. Pareho lang naman ang iyong mababasa sa mga kaso na libre at doon sa mga may bayad. Kaya doon na lang tayo sa libre. Chances are your school will also offer these subscriptions as part of your miscellaneous fees or as part of your law school's law library. Kung bet mo namang mag-print, invest in a laser printer. Mas malinaw ang sulat, kapatid, at hindi mo pasakit sa ulo ang maintenance. Ang kadalasang problema kasi sa mga continuous at bottomless inkjet printers ay kung hindi sila nagagamit araw-araw ay madali silang masira. In law school, you will not print on a daily basis unless you write your notes and print them out before you go to school. You will most probably need to print in batches, large quantities in scheduled intervals. This is where a laser printer wins. They can print text clearly, efficiently, and at a relatively small cost. Kung sakaling ikaw ay magpa-print, kapatid, ay mag-print ka naman ng medyo makatao. Huwag kang mag-print ng font size 8 tapos dalawang columns pa. Sasakit dyan ang iyong mga mata at tatama rin ka rin magbasa. Sayang lang, kapatid, dahil may mga punong namatay alang-alang sa iyong pangarap na maging abogado. Pero papasok ka pa rin nang walang alam. Ano po ang pinakamagandang pre-law course pagdating sa law school? Ano po ang magiging advantage o disadvantage kung ako po ay nagtapos bilang isang guro, isang taga-tuos / taga-suri? Paano po kung ako ay graduate ng criminology, ng BS biology, hospitality o tourism? Kakayanin ko po bang maging abogado kung ako ay natapos ng chemical engineering, BS psychology, medtech o IT?
Katulad ng aking unang nabanggit, kapatid, ay basta nakapagtapos ka ng kahit anong kurso sa kolehiyo ay makakapasok ka sa law school. Walang iisang kurso lang ang perfect na pre-law degree. At a certain point, magpapantay ang lupa at tanging sipag at talino na lang ang magiging batayan kung ikaw ay lulubog o lulutang sa law school. Some of the best professors I've ever had were educators first before they became lawyers. They enjoy the distinct advantage of being excellent communicators. They are able to express their thoughts in a clear and concise manner. Some of the best lawyers I've worked with were engineers first before they went to law school. They have unique approaches to efficiency and problem solving. They are trained to be precise, and that is what the law requires. The law requires precision in everything we do. However, they often struggle with expressing their thoughts in the English language. Accountancy offers some of the courses you will take up in law school. Ang mga taga-tuos/taga-suri ay dumadaan na sa obligations and contracts, agency, trusts, and partnerships. Meron din silang corporation law at syempre taxation. The problem is that the approach to these subjects is so basic that it's not going to be very helpful when it comes to law school. The same is true for those who take up legal management. Hirap sila sa law school dahil mahirap makahanap ng matinong trabaho bukod sa research positions o pagiging alipin sa isang law office. Lamang sila dahil sila ay dumaan na sa maraming basa, sa maraming mga kaso at maraming mga digests. Ang problema lang ay ang quality ng kanilang pagdaan. Maano ba kasing nagbaksa ka nga ng maraming mga kaso kung mababaw din lang ang iyong pag-unawa o kung hindi mo naman naiintindihan noon ang iyong mga inaral. During the 80s and the 90s, the most popular pre-law degrees were AB Philosophy and BA Political Science. In these courses, you will be trained to speak and write in English. You will be trained to read a lot, to think a lot, and to argue. These are all solid skills, but they do not always translate well into law school dahil siguro na rin sa quality ng training sa kolehiyo. For all other courses, kapatid, magtiwala ka na magpapantay din ang lupa. Walang nag-iisang kurso ang naghaharing uri sa law school. Marahil dahil kayong lahat ay mga uod kung ituring sa law school. Hustle will always outplay talent, especially if talent does not work hard. Marami ang mga naging abogado hindi dahil sila ay matalino, kundi dahil sila ay masipag. Marami ang mga naging abogado na dinadaan sa tiyaga at sa tiwala na lang nakasandal. Meron ding iba na ang puhunan ay maraming basa at pulang lipstick lang ang nagdadala. Kung sa talino at talino lang, huwag kang mag-aalala, kapatid. Kapag ikaw ay nakapasa sa iyong entrance exam o interview, ito ay nangangahulugan na mayroong isang matalinong tao, usually abogado rin, ang naupo at tumingin sa iyong transcript of records. Mayroong isang abogado ang nagbasa ng iyong application essay at nakiupo na rin siguro sa iyong interview. At kanyang napagtanto, nakakayanin mo nga sa law school. With your admission in law school, there arises in your favor the disputable presumption that you have the minimum mental ability to make it through law school. The PhilSAT is no longer a requirement, kapatid, because it was declared unconstitutional in the landmark case of Pimentel versus Legal Education Board. Hindi na ito kailangan para ikaw ay makapasok sa law school. Ang kailangan mo lang ay kumbinsihin ang iyong law school sa pamamagitan ng entrance exam at interview na ikaw ay may sapat na talino para makapasok sa law school. Sa iyong pagpasok, kapatid, ay marahil naiisip mo kung ikaw ba ay kukuha ng LLB o JD. Kamakailan lamang ay pinag-isa na ang Bachelor of Laws at ang Juris Doctor. Iisa na lang yan, kapatid, and both will enable you to take the bar exam. The only difference, kapatid, is that the Juris Doctor degree is divided into JD Thesis and JD Non-Thesis Programs. Huwag kang matatakot sa thesis dito, kapatid, dahil malayong malayo ito sa thesis noong nasa college ka pa. Kung ang thesis mo noon ay group activity at ang tanging ambag mo lang ay taga-print, taga-collate at taga-luto ng pansit canton, dito sa law school ay matututo kang sumulat mag-isa. Hindi ito kasing trabaho ng thesis noong college. Hindi rin naman ito kasing dali. Lalo kung noong nag-thesis defense kayo noong araw ay long sleeves at kurbata lang ang iyong ambag. Ang tinitignan dito ay kung ano ang magiging ambag ng iyong thesis into the greater body of knowledge that we have in law school.
Pumasok ako sa law school nang walang kaalam-alam kung ano ang aking pinasok. Hindi ko alam kung ano ang dapat suotin, dapat basahin at paano ang klase. Bulagaan ito kapatid at nasa law school na ako nung nalaman ko kung gaano pala kahirap mag-law school. Pumasok kasi ako noon sa law school nang pangarap lang ang dala. Pangarap na maiahon ang aming pamilya sa kahirapan. Pangarap na mapatapos ang mga pamangkin ko. Pangarap na balang araw ay makakatikim din kami ng magandang buhay. Kung tutuusin kapatid, ay maganda naman ang aming buhay. I was a partner at an advertising agency in my hometown. I was making serious money, more money at that time than I knew I could handle. Life was good, but it was not beautiful. Life was ugly because I was deep into drugs. Addict ako noong araw kapatid. Nag-drugs ako dahil ang mga college classmates ko ay gumagamit. Nag-drugs ako dahil naging bahagi ito ng kultura sa aming opisina. Isang araw ay bumungad sa akin na hindi ito ang magandang buhay na gusto ko. Oo, malakas kaming kumita. Pero hanggang saan? At hanggang kailan? I've always wanted to be a lawyer even as a little boy, but that dream died when I got into filmmaking, storytelling, and advertising. The money was good, but I needed something more stable for me and my family. With the help of my mother, God rest her soul, I sold everything I owned, even my shares in the partnership, and I enrolled in law school. I did well during my first year, but the constant guilt of not helping in the family expenses really crept into my mind. I finished the year and I finished well, but I also finished all of my life savings. I did not have enough for me, for law school, and certainly not for my family. Law school broke my life and I had nothing at that time except my dream of becoming a lawyer. I have been reduced to nothing but a desk and a dream. It was the hardest year of my life, kapatid. I worked for 18 to 22 hours every day with one meal a day. I did what I could to send my nephews and nieces to school. I eventually made enough to start my own company, enough to bring gainful employment to a few people. I made enough to support my family, myself, and my law school expenses. It took me years before I got back to law school. When I finally did get back to law school, I was all in and all out. I have been through 2 suicide attempts, 1 drug overdose, 3 major depressive episodes, and countless detox nights after that. Yet, by the grace of God, sa awa ng Diyos, narito pa rin ako para sa iyo, kapatid. Narito pa rin ako na nangangarap tulad mo. Remember, kapatid, that your blessing is in your breaking. It took a lot of hits, but I was broken too. I found Jesus in my brokenness. If I had not been reduced to near poverty, I would not have had the vision to help the poor. If I had not struggled in law school, I would not have had the mission to help people like you achieve their law school dreams. So tonight, kapatid, allow me to spend a few moments with you, to pray for you and to pray with you. I need you to put your hands over your chest. Close your eyes and say these words after me. Father, I lift up to you my friend who is praying with me. We are separated by a great, great distance, but we know that we are bound together by your love for us. We know that it is only by your grace, by your love, that we are here tonight. I lift up to you all of my friend's law school dreams, all of his or her doubts and her fears. Narito siya ngayon, ang aking kapatid, upang humugot ng lakas na tuparin ang kanyang mga pangarap. Narito siya ngayon dahil marami siyang mga tanong kung kakayanin ba niya ang bawat hakbang na naghihintay sa kanya. Kung kakayanin ba niya ang landas na minsan na niyang pinangarap at patuloy na pinapangarap. In your infinite goodness, you have planted seeds in my friend's heart. Seeds of my friend's mission. Seeds of defending women and children in abusive relationships. Seeds of helping those who are in jail for the wrong reasons. Seeds of protecting their families from people who think they are above the law.
You have planted seeds of kindness in my friend's heart, seeds of blessing them with a bountiful and prosperous life, seeds of helping others, seeds of service, and a heart that says yes to your call. In your infinite goodness, help my friend trust that you have planted the seeds and you will take care of these seeds. Help my friend trust that you will supply the difference, whatever we lack in time, in talent, especially in our finances. You will supply the difference. You have planted these seeds in our hearts. Help us trust that you will be with us until we harvest them. Remind my friend that you are not only the God of our sowing, that you are not only the God of our harvest, but you are also the God of the growing, the God of the in-between. Remind my friend that we are able, we are capable, we are enough, that by your love, by your grace, we are complete and we are ready. You have called my friend by name. That long before my friend was born, you have already won the battle for us. Until then, continue to move my friend from grace to grace. Until one day, someday, we will stand side by side as we bring justice where there is none. This we ask in the mighty name of Jesus, we pray. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Salamat kapatid kung inabot mo ang ending ng episode na ito. Salamat din sa 200 Martes at Biyernes na tayo ay magkasama. Sana ay kahit papano ay na-bless ka. Marahil ikaw ay mayroong pa rin mga tanong kung kakayanin mo ba sa law school, kung mabagal kang magbasa, kung kakayanin mo ba ang law school kung ikaw ay hirap mag-English, kung kakayanin mo ba ang law school kung ikaw ay likas na mahihiyain at hindi masyadong umiimik. Ang mga tanong na yan kapatid ay ikaw at ikaw lang mismo ang makakasagot. I would like to invite you to join The Law School Bootcamp. The Law School Bootcamp is our program to help determine if you are for law school, if law school is for you, or both. For one whole week, you will live the harsh, harsh life of a hardworking, working law student. You will be asked to research cases, codal provisions, and prepare for class. You will be called to recite, to answer quizzes, and write case digests. Sabihan ka man namin ngayon, kapatid, na mahirap ang buhay sa law school ay hindi mo naman ito maiintindihan hanggat hindi mo ito nararanasan. Can I get an amen from the current law students here? Here in the Law School Bootcamp, you will immerse in the terrible, terrible place we call law school and you will get feedback on how you can improve. Dito mo malalaman kung kakayanin mo ba talaga. Dito mo malalaman kung gaano kahirap maabot ang iyong mga pangarap na maging abogado. Check the links in the description below for more details. Pwede ka ring mag-PM sa akin kung patid kung kailan ang susunod na schedule. Now, bilang pasasalamat sa 200 Martes at Biyernes na tayo ay magkasama, we will now give away over 25,000 pesos worth of prizes. We will give away 10 copies of Decada, 10 life lessons from 10 years in law school. We will also give away not 2, not 3, not even 4, but 5 vouchers for the law school bootcamp. If you are a current law student, pwedeng-pwede ka pa rin sumali dito kapatid. At kung ikaw ay isa sa mga mananalo, pwedeng-pwede kang pumasok sa law student edition ng law school bootcamp. Paano ba sumali? Simulan mo syempre by copying the link of this episode and posting it on social media. Take a screenshot dahil sa raffle na tapat, may resibo dapat ang lahat. Sige kapatid, i-paste mo muna ang link na ito habang ako ay babati sa mga nagsipagtapos ng Law School Bootcamp Batch 5. Yan. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa Law School Bootcamp Batch 5. Kayo ay magdiwang kahit wala ni isa sa inyo ang pumasa. Next, pangalawa. Next step natin, pangalawa. Mag-comment ka lang sa baba at sagutin ang susunod na tanong. Number one, how has the channel helped in your law school journey? Two, why do you want to join the law school bootcamp? Take a screenshot of your comment and keep it. Kakailanganin namin ang iyong resibo sa pag-claim ng iyong prizes. Lucky winners will be announced in next Friday's episode.
Thank you kapatid, dahil hindi rin kami aabot dito kung hindi lang din dahil sa'yo. Sa bawat like, comment at bagong subscriber, you are telling us that the work we do here matters. So thank you kapatid for being here. If you would like to see more episodes on how to build your confidence for law school, please let me know by typing yes in the comments down below. Thank you so much for watching. Like and share this video for good law school karma, and I will see you next Friday.